Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayan natin ay tungkol muli sa obra maestrang Ibong Adarna. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang tatalakayan natin ay tungkol muli sa obra maestrang Ibong Adarna, partikular na sa buod ng Kabanata 33, Ang Paglipat sa Bundok, saknong 1097 to 1122. Muling nagkita si Don Juan at Haring Salermo sa hardin para sa susunod na pagsubok. Nais ng hari na itapat ang bundok sa harap ng kanyang durungawan upang pumasok sa palasyo ang sariwang hangin, bili ng hari na mailipat ito bago pa man sumikat ang araw. Nakipagkita muli si Don Juan kay Maria Blanca at kita sa mukha nito ang pangamba. Muling pinayapa ng prinsesa ang prinsipe at sinabing siya na ang gagawa noon. Nang sumapit ang madaling araw, ay tumungo si Maria Blanca sa bundok habang si Don Juan naman ay namamahinga. Pinalakad ng dalagang bundok sa Palasyo Real gamit ang malakas na hangin. Pagsapit ng umaga, nabigla ang hari nang makita niya ang bundok sa tapat ng kanyang durungawan. Hindi makapaniwala ang hari na muling malalagpasan ni Don Juan ang kanyang pagsubok. Ngayon naman, tatalakayin na natin ang talasalitaan. Nais, gusto, durungawan, bintana, pangamba, pag-aalala, tumungo, pumunta. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Obra maestrang Ibong Adarna, ang buod ng Kabanata 33, ang paglipat sa bundok, saknong 1097 to 1122. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!